Ayan, so tapos ko na po yung barong ng asawa ko at ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya tinahi, yung step by step na pagtatahi ng barong. Kung hindi niyo pa po napanood yung tutorial ko ng placket, so nasa baba po yung link sa description. Kaya dito na tayo sa collar na magsisimula. Ito na yung kilon na may adhesive, nakadikit siya sa isang folded na tela. Dinikit ko siya sa pamagitan ng plancha. Tapos tatahiin ko yung taas na part. Ngayon, pwede na natin siyang gupitin para maging equal. Maglalagay ako or mag-iiwan ako ng 1/4 inch na allowance para sa pagtatahi. Itong next step ay optional. Maglalagay ako ng bingit na tahi dun sa may edge ng attachment kung saan nakatahi mismo yung dalawang tela. Mahirap yung curved part na ito, so dahan-dahan lang talaga. So, nakakatulong yung stitch na to para hindi gumalaw yung alawan sa loob at hindi makita yung back part kapag suot na yung barong. So, pag binaligtad mo siya, may kita mo na parang pinlansyan rin siya kapag may ganitong tahi. So, kung merong mga naipit na ganito, tingnan natin kung pwede pang daanin sa pag-stretch. Kung hindi, ulitin natin. So, ito na siya. Ito yung magiging loob ng collar. Next tayo yung back, starting from the shoulder. Ito yung dapat na nalikod niya. Dalawang piraso ng tela, yung upper part ng back, at isang piece naman yung sa baba. So, ginawa ko, yung first piece sa upper part, nilagay ko siya sa right side ng tela. Tapos baliktarin natin yung front side ng barong. Ilagay naman natin sa wrong side yung isang piece at i-attach din natin siya sa shoulder. Yeah, so, pwede na natin siyang tahiin. So, ito na yung shoulder natin kapag natahi na. Tatlong piraso yan sa taas. Tapos, kapag binaligtad mo, ganito yung magiging kalabasan niya. So, punta tayo dun sa right side ng barong. Nakaharap sa akin yung front. Lalagay ko yung second piece ng back side. Dito muna sa isang piraso. Nakuha ko dito yung bit ng part para pagkokonektahin ko siya doon mismo sa gitna. So, mas mahaba ng konti yung lower part ko dahil gusto ko siyang lagyan ng pleats dito sa taas. Hindi ko alam kung para saan tong pleats na to. Kung alam ninyo, pakisabi sa akin. Ayan. So, meron siyang dalawang pleats sa taas nung back part. So, tatahiin na natin siya. So, ito yung resulta niya ng pag tinahin natin siya, yung back
So, i-attach natin yung kabilang side or yung upper part. Dito, dapat nakatago yung edges. So, ang ginawa ko, doon ako nag-work sa neck opening at kinuha ko yung middle part kung saan ako nagmarka at nagsimula akong magtahi sa gitnang side para hindi mahila yung barong. So, dito ako magtatahi sa side na meron ng stitch para meron na rin akong marka at guide kung saan ako magtatahi. Tatahiin ko siya dun sa mismong tabi ng first stitch, making sure na hindi makita yung first stitch sa labas kapag binaligtad ko siya. Yan, kaya nagtatahi ako sa left side ng original stitch. Tapos, nag-start ako dun sa half mula sa center ng back part. Ito na siya ngayon, magkatabi sila. At dapat na kapag binaligtad natin, hindi makikita ang yung first stitch na ginawa natin. At ito na rin yung pleats. Meron na siyang shape. Para sa second half, nilapat ko muna siya para hindi ako malito. And then, kinuha ko yung second half doon sa neck side again. Tapos, sinistitch ko lang siya ulit. Ayan na. So, ayan na yung ating back part. Dapat na gitnang-gitna yung ating pleats at pantay siya. So, ito yung front side. At yung loob ng back part ay walang edges. Pati sa labas. Ngayon, inattach ko yung dalawang part na yan para hindi gumalaw. Dito naman tayo ngayon sa sleeves. Meron na akong kinat na pilon at saka mga tela para sa cuff. Hindi ko alam yung Tagalog ng cuff, pero pakisabi niyo sa akin if you know. So ito, sinukot ko yung opening ng wrist. Tapos, times 2 yung length. Kumuha ako ng retaso para i-attach dun sa opening ng wrist. So, tatahiin lang natin siya kagaya ng pagtatahi natin sa placket. Yan. Ito naman yung ating mismong cuff or yung dulo ng ating manggas kung saan yung botones part. So, yung pilon ay shaped na at size na ng mismo ng cuff. Tapos, gugupitin natin yung dalawang tela na inattach natin with the pilon. So, again, dun sa curve part ng interfacing at saka ng tela, lagyan natin ng V-cuts para hindi mahila or hindi bumukol kapag binaligtad natin. So again, nilagyan ko siya ng bingit na tahi para hindi gumalaw yung allowance na tela sa loob. Medyo mahirap na lang talaga sa curve, so dahan-dahan lang talaga. So, i-attach na natin yung ating cuff sa wrist part ng ating manggas. Syempre, yung ating manggas ay mas malaki or mas malawak kaysa sa cuff. Kaya, maglalagay tayo ng pleats. So, dito kinumpare ko yung mga barong ng asawa ko para malaman ko kung saan ko ilalagay yung pleats at kung paano ko siya ilalagay. Kung anong tupi niya at kung ilan yung pwede. Yan, so tinahi ko lang siya kagaya lang din ng pagtatahi ng collar.
ito na siya kapag natapos na. So, dito natin siya lalagyan ng butones. So, tinahin ko na rin yung sleeve part sa taas. At ito na siya sa loob. Ngayon, dito naman tayo sa sides. Tapos ikakabit na rin natin yung collar. Hanapin natin yung gitna ng collar. Ito ay Chinese collar. Kaya isang part lang siya or isang piece. Tapos hinanap ko rin yung center ng back part ng barong. Dito, sa pagkakabit ko ng collar, nalaman ko na nag-short ako ng almost half centimeter. Maliit lang naman siya, pero talagang pansin na pansin siya. Kaya bumili ako ng Chinese buttons dahil Chinese collar naman yung ginawa kong barong. So, bagay na bagay yung Chinese buttons. Yan, so nakita ninyo malaki yung difference sa taas. Dito naman, nahanap ko yung part kung saan ko dapat ilagay yung butones. Ito, meron din akong tutorial dito tungkol sa paggamit ng buttonhole foot. Pwede nyo rin tingnan sa aking description below. This is for Burnett P35 na makina. Maging maingat kayo dito or lagyan nyo ng aspilya sa taas para hindi siya dumiretso. Yan, so mamarkahan ko naman kung saan ko ilalagay yung butones. Dahil may butas na siya, mamarkahan ko lang siya sa loob. Tapos ilalagay ko yung butones sa center ng marka. And of course, ang aking label at yung butones na part na rin ng accessory. Ayan, so ito na siya. Sana nag-enjoy kayo at please panoorin nyo rin yung susunod kong video about my own Chinese color dress na retaso ng barong na ito ng asawa ko. Thank you for watching. Bye!